mas ligtas daw sa pangalaga ng National Bureau of Investigation. Kaya doon sumuko ang pulis na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Dismayado naman si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na hindi sa Philippine National Police sumuko si Santa Isabel. Narito po ang report. Matapos maging laman ng mga balita nitong nakarang linggo, sumuko na si SPO3 Ricky Santa Isabel sa National Bureau of Investigation o NBI. Base sa impormasyong nakuha ng GMA News, kagabi pa raw nagtungo sa tanggapan ng NBI si Santa Isabel at ngayon nananatili sa kanilang kustudiya. Si Santa Isabel ang pulis na miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na itinuturong dumukot umano sa Koreanong negosyante na si Jiik Ju sa Angeles, Pampanga nitong Oktubre. Base sa paunang investigasyon ng Angeles City Police na trace ang sasakyang ginamit sa pandurukot sa may bahay ni Santa Isabel. Hindi sumagot ang inaakusahang pulis sa mga pagtatanong kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Pero nang tanungin kung bakit siya sa NBI sumuko, ito ang kanyang isinagot. Yes, safe po tayo rito. Sa gitna naman ng press conference ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa sa Camp Crame, tumawag sa kanya si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hello, sir. Yes, sir. Sinabi raw noon ni Aguirre na nasa pangangalaga na ng NBI si Santa Isabel. Ikinadismaya ito ng PNP chief at sinabing kaya hindi sumuko sa PNP si Santa Isabel ay dahil alam niyang wala siyang kawala sa mga pulis. Tinanggap lang. Dapat tanggapin nila para hindi yung makalayas. Takutin yung Chinese, takutin yung Koreano, arestuhin ko, no? Pipirahan. May mga pulis na ganyan ginagawa. Kaya dapat kaya yung mga pulis dapat pagpapatayin. Makita ko lang yung mga pulis yan. Kasarap talagang... Galit man, ang mahalaga raw para kay De La Rosa ay hawak na ng otoridad si Santa Isabel. Muli ring iginate ni De La Rosa na matibay ang kanilang ebidensya laban kay Santa Isabel. Bukod sa naturang pulis, tukoy na rin daw ng PNP ang iba pa umanong sangkot sa pagdukot kay G. Kabilang na rito ang dalawang pulis AIDG na naloko umano ni Santa Isabel. Nasa kustudiya sila ngayon ng PNP. May dalawa pa na naloko niya na legitimate operation na yung gagawin nila, pero yun pala, ganoon na pala ang gagawin nila. Yung dalawa na yan, hawak na ng director ng AIDG, least guilty yun. Pwede natin gawin yung witness. Isang retiradong pulis naman ang itinutulong naging padrino ni Santa Isabel kaya't nakapasok sa AIDG. Ang naturang padrino, hindi man pinangalanan pero kabilang daw ito sa mga matataas na opisyal ng PNP na sangkot umano sa drug trade. Nagkunaib ngayon sa isang tao na bago lang yan pumasok sa AIDG dahil hindi siya makapasok sa anti-kidnapping. Isipin mo, kung nakapasok sa anti-kidnapping group yan, to siya mismo kidnapper. Kawawa naman ang PNP. Retired na police, naging barangay captain ngayon, active na barangay captain, nasa listahan ng AIDG na nasa binanggit ni Presidente na yung listahan ni Presidente ng mga barangay captain na involved sa duga. Isa ring Korean national na kasabot umano ng mga dumukot kay G ang pinaghahanap din ng mga otoridad. Emil Sumangil, GMA News. Mga puso, kaunay pa rin ang sinasabing pagsuko ni SPO3 Ricky Santa Isabel dito po sa National Bureau of Investigation. Makakapiling natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Senior Superintendent Jonardo Carlos. Sir, welcome sa QRT. Magandang hapon po. Yes, Sir Emil, magandang hapon mula po kay PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood ng inyong programa. Sir Jonardo, unang-una, yung pong labis na pagkadismaya ni Chief PNP De La Rosa, saan po ito nagmumula? Bakit po ganun na lamang yung kanyang galit, sir? Go ahead. Well, definitely galit po si Chief PNP sa ganitong klaseng mga pulis because part po yan ng kampanya. Alisin yung mga abusadong pulis, yung mga gumagawa ng krimen o hindi sumusunod sa mandato bilang mga pulis. So, that's where the Chief PNP is coming. Part po yan ng pag-aayos namin ng aming hanay. Isa pa ko sa kanyang ikinadismaya, Sir Jonard, ay yung ginawang pagsuko ni Santa Isabel dito sa NBI sa halip po na sa Philippine National Police. Ano po ang dahilan, sir, at nadismaya rin si Chief PNP sa bagay na ito po? Well, the Chief PNP look at it in a positive way.
sabi ho niya, tama lang po, maganda po na nasa kustudiya siya na ng gobyerno. Whether it's the PNP or the NBI, currently with the NBI, kasi nag-coordinate naman po si PNP with the SOJ, Secretary Aguirre, pertaining to this case. So it's a good for the case na nasa kustudiya ho siya ng government. He continued to defy yung order ni PNP, so iaharapin din ho niya yung maraming ho niyang kasong administratibo sa kanyang pagsuway sa utos ni General De La Rosa. Sa putong ito, Sir Johnard, ano ang magiging disposisyon ng Philippine National Police o yung susunod na magiging hakbang? Kayo ho ba ay magsasagawa ng mga aksyon para ho mapunta sa inyo yung kustudiya dito kay SPO3 Santa Isabel, sir? Go ahead. We will wait for the warrant of arrest para maibalik siya o sa korte na mag-i-issue ng warrant of arrest. Yun ho ang aming gagawin at patuloy ho yung sa gagawin nating effort to solve this case and to arrest the other cohorts of this policeman. At hopefully, we're still hopeful that the victim, mabalik ho natin yung biktima. Sir Johnard, very briefly, gaano po kalakas yung mga impormasyong hawak ng Philippine National Police kayo po para ho masampahan at mapanagot itong si SPO3 Santa Isabel, gayon din po yung iba pa niyang sinasabing kasama dito po sa pagdukot sa Koreano, sir? Well, si Santa Isabel, unang-una, siya yung pumiyok, siya yung lumabas. Kaya lahat ng ebidensya before, during, and after the abduction of the Korean national, gagamitin no airtight against this policeman na kitang-kita ho doon sa isa korte. We will raise it in the court kung ano yung participation nitong ganitong klaseng police. So, Johnard, may we know, sir, ilang testigo po ang hawak ng PNP, particular sa kaso na ito, sir? Meron pong mga testigo at meron ho tayong mga electronic evidences and we continue to get the yung suspect pa ho, yung iba pa hong kasama niya. Marami ho sa ating mga kababayan, Sir Johnard, ang nakatutok sa issue na ito. Ano po ang mensahe ng PNP at yung mga aasahan paraming development sa pagpasok ng mga araw, sir, lalo na po sa linggo na ito? Well, the commitment of the chief PNP, sabi niya, personal niyang titingnan tong kasong ito. Kaya nga ho, kinausap po niya yung asawa biktima nung Wednesday last week. Patuloy ho na everyday yung ating pong AKG at saka AIDG is ina-update po si Chief PNP particular sa kasong ito. May sinasabi pa, Sir Johnard, na dalawa pang pulis mula dito sa AIDG ang sinasabing kasama raw ni SPO3 Santa Isabel. Hihingi lang po kami ng konting update tungkol dito, sir. Yes, yun po, apparently sa briefing ng anti-kidnapping group na Senior Superintendent Glenn Dumlao, pinalabas nitong si Santa Isabel na legitimate yung operation nila. So, the participation, maaari ho nating gamitin yung dalawa laban ho dito kay Santa Isabel at iba pa hong kasama nila. Baka puso ang tagapagsalita ng Philippine National Police at ang hepe ng Public Information Office ng PNP, si Police Senior Superintendent Johnardo Carlos. Sir, maraming salamat sa oras niyo. Magandang hapon po. Yes, Emil. Magandang hapon at mabuhay po online kayo, Manggi.